Marami po kasi nagtatanong sa akin kung ano pagkakaiba ng chartered sa commercial flights. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement and I'm reading it slow so I can understand. Hi guys, this is Jonah from Travel Club. Magbibigay po ako ng konting informasyon kung ano pong pagkakaiba ng commercial flights sa chartered flights at kung ano po ang dapat gawin ng mga pasaherong papauwi ng Pilipinas. Marami po kasi nagtatanong sa akin kung ano pagkakaiba ng chartered sa commercial flights. Pag sinabi po kasi yung chartered flights, ito po ay isang special flights na nirentahan ng kabuuan ng aeroplano. So, nakakuha sila ng clearance para makalapag sa airport natin sa Pilipinas. So, yung pag sinabing charter, sure po ito na makakaalis. Nangyayari lamang na minsan namove yung date ng 2 days, pero hindi naman po siya madalas. Yun. Mahal nga lang po, dahil nga special. Dahil wala namang commercial flights sa ngayon, ang Kuwait Airways, ang balita ko is October pa. So, ang meron lang po ngayon na commercial flights ay Emirates at Gulf Air. Subalit, ito po ay madalas na nakakansela. At ang Emirates, kailangan po nating kumuha ng PCR test dito sa mga accredited na laboratories dahil ito ay may connecting sa Dubai. Ang Gulf Air naman, hindi na po kailangan ng PCR test. Ang chartered flights ay mayroong 69 kilos sa economy at 7 kilos sa hand carry. Sa hand carry po, hindi po maaari na magdala tayo ng maliit na luggage. Ang kailangan lang po nating dalhin ay yung mga importante na pang hygiene, medicine, yan mga ganyan, laptop, backpack, shoulder bag. Allowed yung mga maliliit na luggage, yung sobrang mabibigat na ilalagay mo sa taas ng ulunan mo dun sa may loob ng aeroplano. So, hindi na po siya allowed. So, ano ba yung mga dapat na gawin o pilapan ng isang pasaherong papauwi ng Pilipinas? So, meron po tayong Wait Mo Suffer na link na pinost ko yan sa aking timeline. Kailangan po tayo mag-register doon bago tayo pumunta ng airport dahil check-in po yan. Kailangan po natin mag-register doon. Bukod doon, kailangan din tayo mag-fill up sa OWA at sa Red Cross. Ipopost ko din po yan sa timeline ko, pero usually yung mga pasahero ko tulad dyan, may pasahero kong papaalis sa August 23. So, lahat yun, Kuwait Airways. Eh, pinaforward ko na po sa kanila yung mga link ng Mosafer, ng Red Cross, ng OWA. Yan, kasi kailangan yun bago lumipad yung aeroplano. And then, sa Kuwait Airways naman, sa charter, hindi na po kinakailangan ng pasahero na kumuha ng PCR test dito sa Kuwait. Mangyayari yan ang sub-testing sa arrivals pag dumating na po sa Manila Airport. So, ina-advise din namin sa aming mga pasahero na magdala ng pagkain nila dahil pagdating po sa Manila, sa airport sa atin, magugutom po kayo sa tagal, no? Sa tagal nyo mag-aantay doon dahil meron kayo pipil up ang mga 5 forms yata yon. At may briefing pa. Ilang oras kayo mag-aantay. And then swab testing. Tapos mag-aantay kayo ng bus. Hanggang sa makarating kayo sa quarantine facilities sa mga designated na mga hotels. Ilang days ba? Kapag po negative kayo sa swab testing, maaari na kayong pauwiin. Yung
iba kong pasahero nagtatagal ng 5 days. Pero may nangyari 11 days. Nakadalawang swab testing yun. Yung 11 days na yun. May babayaran ba? So, hindi. Wala. Wala kayong babayaran. Kung kayo'y OFW, wala pong babayaran. Ni Piso, wala po. Lahat po ay libre. At ang patungo sa inyong mga domestic flights, Davao, Cebu, provided din po yan ng OWA. So, libre din po yan. Sino ba yung mga magbabayad dito? Yun yung mga non-OFW, yung mga nag-tour sa ibang bansa, ganyan. Sila po yung mga magbabayad sa mga swab testing at sa mga kanilang mga hotel para sa quarantine. So, tayo mga OFW, wala po. Wala po tayong babayaran dyan. Yung Emirates at Gulf Air na commercial flights, yan po ay twice a week ang flight. Hindi na po yan tulad ng normal flights noong araw na daily ang flight. So, wala na pong ganon dahil nga po sa pandemic, ano? Ngayon, yung mga nagtatanong sa akin na October, magkano ang fare, and so on, hanggang January 2021, wala pa tayong fare, no? Wala po tayong fare dyan. At kung meron man, ay hindi pa yan ang final na price. At pwede rin makancel na yan. Kahit minsan kasi, nasa system yan, nag-a-appear yung fare niya. Kailangan pa yan i-confirm sa airlines. Pero sa ngayon, ang pinag-uugulan, ang ano kasi ngayon, ang way kasi ngayon ng pagbabiyahe ng flight details ay by flight schedule. Magbibili sila ng schedule kung kailan yung susunod na flight. Ganun na. Ganun na po ngayon. So, pagdating nyo po, ito pala. So, sa paghahatid po, no? Sa mga uuwi, isa lamang po ang maghahatid sa airport. Terminal 4, no? Kung Kuwait Airways. Isa lamang po ang maghahatid. At yung maghahatid, hindi na po maaaring pumasok sa loob ng airport. Hindi na po maaari yun. Yun na lang pasahero.